106.7 Energy. Energy FM. Ano yung sabihin, Energy. Yung kaibigan mong sinasabi sa'yo na, hi, weakness ko talaga yung ano, yung French fries. Ako nakakalokan. Tapos pinakitaan ka ng picture. Gali. Diba? Uy, pero bago yan ah. Oh, batiin ano mo natin tong mga tika Roosevelt Driving School at mga estudyante nila dyan. Hello! Congratulations naman sa mga nakakuha ngayon ng TDC certificate. Oo. Kaya alam mo, nag-driving school din ako before. Diba? Ako pero din. Pero ilang oras lang. Mga ano, 30 hours ako, partner. Ayoko, hindi. Refresher lang. Tas kasi tatay ko na yung nagturo sa akin. Ay, okay. Ako kasi talaga wala akong kaalam-alam. Kaya naman, congratulations din sa mga kapatid ko. Hello! Pumasa ay, okay. Sila ngayon sa TDC at sa kanilang Grab driver na si Ronnie. Hello naman sa iyo, Jan. Malaki mag-tip yung dalawang yan. Ay, wait. Si Kuya at si Bunso. Oo, si George at si Rex Stein. Oo, malaki magbigay yan. Nagbigay naman 1,000 pesos. Si Hoy, grabe, pinahamak ko naman. Charot lang. Hi, Kuya. Hi, Bunso. Yung sabi ko sa iyo, hala, parang nakakatakot yung itsura ni Kuya. Ay, grabe ka naman. Hindi, kasi siya yung tipong parang mukhang mayaman, na may-ari ng mga kumpanya, may-ari ng mga sakahan. Sakahan? Sakahan, tigapagmana, diba? Asyendero, ganyan yung itsura ng kuya mo eh. Ganyan. O, diba? Hello po sa inyo dyan. Oh, good morning dyan sa Pampanga natin dyan na kay aga-aga eh nalulungkot, nalulumbay. Bakit? My gosh, siguro nakipag-break sa kanila yung mga jowa nila ngayon tapos nagdadrama sila. Hindi, nakikipagsabayan lang sa panahon actually. Di ba kasi ganun, partner, kapag umuulan-ulan, ang sarap-sarap magnilay-nilay. Oh, diba? Ang sarap umiyak kahit wala kang problema. Actually, parang ang sarap gumawa ng music video kapag ano, umuulan. Diba? Ginagawa mo ba yung partner? Kumain, tumitig ka sa bintana. Tapos nakatanaw ka sa pagbatak ng mga ulan. Pero alam mo, sabi ko nga diba na nag-uusap tayo off the air, parang mas masarap siya kaysa sa sobrang init. Correct! Kaya mas bet ko siya. Oo, gusto ko rin ganitong panahon, hindi masyado maulan, pero malamig. Pero sa ibang parte ng Pilipinas, di ba yung pinakita ko nga sa yung picture, hindi ko lang po may stretch out dito po sa ating camera. Pero, uy, baha na po sobra sa Leyte, ha? Yun nga yung sinasabi natin, mag-ingat lahat sa flash floods. Kaya dapat prepared ka, Pangga, kahit ano man ang mangyari. Oo, di ba? Kaya naman maging matanglawin. Matanglawin? Parin, Kuya Kim. Matanglawin! Kailangan laging prepared. Yun lang ang mahalaga talaga doon. Mag-ingat. Mag-ingat po tayo. Correct. Kasi nga sa pag-ibig, hindi ka naman prepared, di ba? Well, at least sa mga ganitong disaster. Wala eh. Alam mo yung gagawin mo. Talagang susugal ka pagdating sa pag-ibig. Correct ka, John. At saka sa talpak. Hoy! What? Don't! Oh my gosh, ang dami ko nababalitaan tungkol dyan. Oo, pero mas masakit ang sumugal sa pag-ibig kasi sure yun na walang balik pagdating sa'yo. Oo nga, pero syempre kapag nga sumusugal ka, mas sabi nila, yung sa literal na sugal ha, mas lamang daw yung talo kaysa sa panalo. Correct! Kaya dapat hindi ka talaga mag-expect na mananalo ka, parang ganyan. Kaya huwag ka na mag-expect na mamahalin ka rin niya pabalik. Oo, basta mahalin mo lang siya. Nagmamahal naman tayo, hindi para mahalin pabalik, di ba? Kundi para lang i-express yung pag-ibig talaga natin for that very special person. Oh, ang sakit naman, sakit, diba? Pero yun talaga yung natutunan ko all throughout the years. So, tanda ko na. From your experiences, na mga nararanasan mo, ganun. Kasi minsan, sa una ka lang, ano eh, sa una lang ipaparamdam sa'yo na mahal ka ng tao. Tapos kapag tumatagal, nagbabago yung feelings niya. Kapag hindi ka na niya kailangan, actually, nagbabago talaga siya. Oo, kasi marami siyang nakikilala, maraming nag-aalaga sa kanya, maraming nagpo-pursue sa kanya. At maraming mas higit sa'yo. At tanggapin naman natin yun, sa lahat ng bagay, may mas higit pa sa atin. Kaya nga, kung talaga nagmamahal ka, mahalin mo lang siya kahit walang bumalik sa'yo. Correct. At kapag nasasatan ka ngayon, magpadala ka ng iyong lihim ng liham. Ito na nga, dahil ang daldal natin, may lihim, hindi pa po tapos ang lihim ng liham ha. Pag-uumpisa pa lang po tayo. Uy, kung meron kang story na gustong i-share dito po sa aming programa, i-share mo na yaaan sa lihim ng liham 1067@yahoo.com. O di kaya naman Pangga, pwedeng pwede sa fb.com/energyfm1067. 9:07 on the clock mga Pangga, kung mahal ko, baby ko, ito na po ang lihim ng liham. Lihim. Lihim ng liham. Ng liham. Paghanga. Pagkayamot. At pagkasabing, damdamin hindi masambit, suyak na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham. Ng liham. Loving you.
po, mga mosang. Magandang araw din sa'yo. Taas ng energy natin doon. Diba? Parang wala kang problema. Hindi na po ako magpapakilala. Edi wag. Okay lang. I'm 27 years old and I have this coworker na 21 years old lamang. 6 years ang kanilang ga. Oo. Feeling ko intern to. Oh. In fairness, napansin, galing ko sa math doon, partner. 27 minus 21, 6. Galing mo. Naman ako, improving ako everyday. Nagkakilala po kami through common friends. Kaya nakakausap ko po siya. Nag-click po kami instantly. Napaka-kind po niya. Shy type. At gustong-gusto po siya ng mga kaibigan ko. Mga mosang, eto na nga po ang nangyari. Nag-outing po kami. And things got out of control. Siguro dahil lasing po kami nung mga panahon na yon. May alak po. Pero wala naman po akong balak nung panahon na yon. Kasi nga sabi nila, pag may alak, may balak. May balak. Yes. Mga mosang, nag-slow dancing kami sa beach. Nag-hug kami ng guy na ito. At naghalikan din po kami ng lalaking ito. Ito'y sinasabi talaga natin eh, no? Yes. Kapag outing-outing talaga, nagkakaroon sariling cottage. Oo. Ang sabi pa dito, mga mosang, nagkasabihan din po kami at nagkalaglagan po kami ng I love yous. Morning after, on our way home, para po kaming lovers ni Guy. We were holding hands, kissing, and hugging. Hindi na po kami mapaghiwalay. Naisip ko nung time na yon, ano na ba kami? And so dahil naghahanap po ako ng sagot, kinompronta ko po siya habang papauwi kami. Ang tanong ko sa kanya, ano? Ano na tayo? Pero hindi po ako nakakuha ng sagot, mga mosang. He was just silent at that time. Ay. Hindi po siya umimik. Pero hindi naman po natanggal ang paghahawak namin ng kamay. Then the following days, we were back to normal. Parang acquaintances na lamang. Parang magkatrabaho na lamang po. Then nalaman ko po sa common friend namin na sa tingin niya raw, masyadong mabilis ang mga pangyayari sa aming dalawa. Well, actually. At hindi rin po ako sure kung ano po ang dapat kong i-expect. Kasi before the outing, nag-expect po ako na siguro more than friends na kami kasi nga nag-uusap na kami even before kami lumabas. And whatsoever, umasa po ako na pagkatapos po ng outing na yon at pag-uwi namin, may boyfriend na po ako. Mga mosang, ang tanong ko po, should I ask him ba ulit? Or wag na lang? Naguguluhan po kasi ako. This is killing my peace of mind at na-trigger din po yung anxiety ko. I was so happy na ako lang before ko siya nakilala at before po ng outing na yon. Ngayon, I'm looking for some answers. Ano po ba yung nangyari sa aming dalawa? Mga mosang, please help me. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Partner, kailangan na natin tanggapin na hindi tayo si Andrea Brillantes na merong Richie Rivero sa buhay. Nanonood lang ng UAAP yes. At nagkaroon ng jowa. Oo, diba? Paano ka naman kasi mag-no-no kapag ganun ka? Oo, diba? Kapag, at kapag maraming nanonood, nakakahiya naman mag-no. Okay, pwede mo naman siyang break-upin kinabukasan. Diba? Yun din yung reaction ko. So kung hindi niya talaga gusto si Richie, paano siya mag-no-no? Diba? Nakakahiya.
So, wala lang. At least masaya sila. Huwag na natin. Oo. Pero ito, letter sa natin problemado ngayon. Ito kasi sinasabi natin, partner, na mahalin natin ang trabaho, huwag ang katrabaho. Ay, nako. Nakakaloka ka kasi. Pero kasi bakit nga ba may mga ganyan? Bakit kasi nagkakaroon ng intense fling kapag may mga outing? Kaya nga. Bakit kaya? Uy, tinakabahan ako. Huwag tayo mag-outing. Bakit kasi na-intensify yung mga senses natin and yung mga feelings natin and yung emotions natin kapag lumalabas tayo ng opisina? Alam mo, partner, feeling ko kasi dyan or tingin ko lang naman kasi dyan, kapag office mate mo kasi palagi kayo magkasama. Yes. So nagkakano kayo ng habit na palagi kayo magkasama, palagi kayo nagkakausap, kaya akala mo may feelings na nabubuo. Tapos? Na kapag nag-outing at kayong dalawa na lang magkasama, akala nyo, pagmamahal na yung nararamdaman nyo. Diba? Ay, hindi naman talaga. Alam mo, nakakaloka kasi... Aminin na natin, no? Normalan na po ngayon yung may mga office affairs. Uh-oh. Pero hindi natin sinasabi na tama. It's just that nangyayari talaga. At dapat hindi natin i-normalize. Yeah. Naging normal lang talaga siya ngayon. Uh-oh. Pero dun sa tanong na kailangan mo ba siya ulit tanungin kung ano ba talaga kayo, sa tingin ko, wag na. Oo, diba? Kasi parang at first, nasopla ka na, hindi ka na sinagot eh. Nung tinanong ka pa lang, minsan kasi silence means yes. Uh-oh. Pero minsan silence means no at wag ka na magtanong ulit. Diba? Yun talaga yung katotohanan ng buhay. At saka, yung tipong hindi niya pagsagot sa'yo is ready an answer. Oo, nawala diba? Lang talaga yon. Na nakatsuktsak ka lang niya nung isang gabi. Diba? Na nakamomol ka lang niya. Diba? Moment-moment lang. Oo. Diba? Kasi naman natin, nakakaloka ka naman eh. Sana, build up mo muna. May build up muna. Correct. At hindi yung ano, hindi yung dun sa outing itself, eh biglang chumorva na kayo kung ano mang ginawa niya. At bigla ka nagka-jowa. At diba? Saka tanggapin kasi natin, diba? Kapag may alak, may balak daw talaga. Oo nga. Minsan, alam mo, ginagawa kasi ng mga tao na escape yung alak. Kung iinom ako, malalasing ako, tapos akala nila, okay na, magiging ticket na yon para gawin correct. Nila yung mga bagay na bet nila. Diba? At saka tinatake advantage yun na yung pagkakataon na lasing kayo pare-pareho. O, tapos sasabihin kinabukasan, ay, hindi ko na maalala yung ginawa ko. Ay, talaga ba? Nag-kiss tayo noon sa may dagat? Diba? Lakas maka may X and Y's nito, di ba? O, biglang pagka kinabukasan, wala ka na kagad na alala, pero alala niya yun. Diba? Dine-deny lang niya sa'yo kasi ayaw talaga niya maging jowa ka. Lakas maka Enrique Hill na, lasing ako noon! Lasing ano sagot, na! Anong sagot ni ano doon? Nagmura si Liza Del Rio sabihin. Kahit lasing ka, kahit kineme, alam mo ang ginagawa mo. Yan. Pero yun nga, yun lang naman yung tanong niya. Dapat niya pa bang ulitin or tanungin ulit dun sa lalaki kung ano ba sila. Ako, para sa akin, it's a no. Ako din, wag na. At saka ang laki ng age gap nyo. Hindi ko naman sa pinang-ano, sabi nga nila, diba, age doesn't matter. Pero yeah. Kasi sinasabi namin palagi, ang mga lalaki matagal mag-mature yan. Ang 21 years old, hindi pa yan ready mag-settle ako, down. Puro games pa yan. Correct. Puro barkada, puro games, puro food trip yan. Oo, hindi pa niya kasi kasuhin yung jowa niya. Tapos ikaw, 27 years old, nakakatakot lang na, well, hindi naman din natin alam kung anong maturity level na meron yung lalaki. Correct. Pero dun sa pinakita niya sa'yo na, o, diba, naglabing-labing kayo, nagmashi-mashi kayo, oo. Tapos wala naman pala sa kanya, that explains, diba? Na wala lang talaga yon, na playtime lang talaga yung relasyon nyo nung gabi na yon. At nung gabi lang na yon kayo nagka-relasyon. Siguro talagang alam niya na, ay, mag-outing, dapat may partner ako. Oo, diba? Nakaka-pressure ba? Diba? Mag-outing, kailangan may partner kaya ka. Nga. Diba siguro, ay may outing, dapat meron akong holding hands, may gaya ka pa na ako kasi mas masarap mag-outing kapag, alam mo yun, no, seaside, may holding hands ka, naglalakad kayo doon, ang sweet doon. Required ba yun na meron diba? Kalambian kapag nasa seaside? Diba? Hindi mo pwedeng sarili mo lang magnilay-nilay ka dyan sa kapaligiran? Oo, well yun talagang katotohanan ng buhay. Ikaw 27 ka na, baka kasi ibang level na ng relationship yung hinahanap mo. Tapos siya, ayaw pa niya because he's just 21. Kasi 27 years old, para sa babae, doon yung stage na kung saan dapat nag asawa na tayo. Dapat settled down na tayo sa relasyon. Well, hindi naman kita pinapressure. Hindi naman kita minamadali. Pero hindi para sa'yo yung lalaki na gugustuhan mo ngayon. Well, ako, para sa akin naman, malay mong ngayon, hindi kayo mag-click. Pero uh-oh. Who knows? Kapag mga 35 ka na, tapos 30 na yung lalaki. Antayin mo siya, di ba? Ay, hindi natin masasabi. Actually, pwede yun, partner. Uh-oh. Naantayin mo siya mag-mature. Mm-mm. Antayin mo siya medyo tumanda-tanda. Yeah, just because you do not work out now, ibig sabihin nun forever na kayo hindi mag-work out. Baka kailangan nyo lang ng time apart from each other. Siguro, mas maganda na rin na nangyari to, partner. Correct. Kasi malay mo, di ba, yung separation ninyo, distance ninyo ngayon, parang yun yung mag-lead sa realization na, ay, gusto ko pala siya. Oo, na pwede pala kaming dalawa. Kailangan ko lang mag-grow muna ngayon as a person, as myself. Diba? Na huwag ko muna siyang totoxic na sa sarili ko na gusto ko pa rin ng games, gusto ko pa rin ng laro, tapos jojowain ko na siya. Kasi partner, di ba, may mga
mga times, ewan ko na-experience mo na to, na tipong sandali lang kayo nagsama nung lalaki. Talagang super kilig-kilig lang. Uh-oh. Tapos, alam mo yun, may experiences kayo together. Tapos, naging apart kayo, naging away kayo from each other. Pero yung distance na yun, yun yung naging key, naging susi para ma-realize mo na masaya. Nami-miss mo siya. Oo, na gusto ko pala siya, na masaya ko kasama masaya siya. Pala, oh, masaya pala siyang kasama. Girlfriend material pala siya. Oo. Hindi pala siya tulad ng ibang babae na nakilala ko. Alam mo yun, minsan yung distance din talaga. Correct. Yung missing each other part, napaka-importante niyan sa isang relasyon. Ayun nga, kaya minsan talaga kailangan mo magpamiss. Doon sa ating letter sender, kailangan mo magpamiss sa kanya. Huwag mo siyang kausapin. Huwag kang magpapasin sa kanya. Huwag kang magpakita hanggat hanap-hanapin kanya. Alam mo kasi kapag tinanong mo siya ulit for the second time around kung ano ba tayo kasi parang desperate ka na noon. Oo. Girl, magpaano ka naman? Magpaano tawag doon? Magpakipot. Magpakipot, magpahabol ka naman, friend. Ayun, isang beses lang kayo naghalikan eh. Hindi mo na mga tatlong beses. Alam, hayaan mo na ma-miss ka niya. Oo. Diba? Hayaan mo mag-isip siya, mag-overthink siya. No? Ay, sana jawain ko na to, madaliin ko na sana kasi baka may makauna pa sa akin. Diba? Yun ay kung talagang gusto ka niya. Kasi partner ng lalaki, kapag gustong gusto ka, halimbawa nagustuhan yung halik mo, nagustuhan yung... nagustuhan yung kiss mo, nagustuhan yung halik mo, girl, hindi ka na napakakawala. Oo, hindi ka na titigilan. I-purpose ka na talaga niyan at liligawan ka na niyan. Talagang, alam mo yun, pag uwi ninyo, talagang hindi ka niya titigilan ng text, ng tawag, video call, nasa bahay ko yung dalawa, talaga ipupurso ka niya at mararamdaman mo, hindi ka magtatanong kung may gusto ba siya sa akin kasi di mo na kailangan magtanong. Oo, kasi mararamdaman mo na yun sa pangungulit pa lang niya, pero ngayon na hindi ka niya kinulit at hindi ka niya sinagot, ibig sabihin lang niya, it's why? Hindi ka niya beata. Oo, hindi yun para tanungin mo pa siya ng pangalawang beses kung ano ba tayo. Kasi siya na mismo yung magbibigay ng facts sa'yo, correct, ng sagot sa'yo na, oy, hindi mo na kailangan magtanong because I like you. Oo, parang pinaparamdam sa'yo na, oy, pwede ba kita i-hug? Yung ganun, diba? Magtago kayo sa Xerox room. O kaya sa may pantry. What ganun? Alam mo, hindi mo na siya kailangan pang kulitin. Uh-huh. Yung sinasabi natin. Because, yun, ipapakita niya na sa'yo first hand, di ba? As sa ngayon, antay mo muna siya. Huwag ka muna magparamdam sa kanya. Hmm. At syempre, for sure naman, bago-bago pa lang yung feelings, makaka-move on ka kagad. Oo. Hindi pa ganun kalalim yan. Di ba? Kung ayaw, di ba? Baka pumayag. Di ba? Lagi ko nga sinasabi, huwag pilit lang ayaw, baka pumayag. At saka ito lang yun, girl, ha? Kung hindi ka niya pinursu, bakit mo naman gugustuhin ng isang lalaking kailangan mo pang habulin? Yun nga. Kung ayaw sa'yo, di ba? Ang mga babae ang dapat hinahabol dyan, tandaan mo yun. Yes. Di ba? Kung may sasabihin sana ko, wag na lang. Okay lang, sabihin mo na yun. Tayo-tayo lang naman. I don't like because MX3. Hindi, ang sasabihin ko, yun nga, huwag kang humabol sa lalaking ayaw sa'yo kasi you're just being wasting your time. Oo. At saka I'm sure 27 na 27, may ipon ka na. 21 pa lang siya. Naku, okay lang yan. Hindi tayo sure, partner, 25 daw, wala pa rin ako ipon. Nakakaloka ka naman kasi. Di ba? Gayun lang yun. Kung ayaw sa'yo, wag. Oo, edi wag. Hanap ulit ng iba. Oo. Diba ang ganda-ganda mo? May trabaho correct ka? Correct! Diba kaya mong mag-provide for yourself? Kaya mong mag-iced coffee nang ikaw lang mag-isa? O, diba? Oh, tayo ba yan? Oo. Career woman ka, professional ka, I'm sure marami magkakagusto sa'yo na lalaki na hindi bata. Oo, yung na 21. Matured na. Diba? Okay lang din naman yung medyo bata-bata, pero yung taong talagang ipupursue ka. Correct. Yung diba? Taong mamahalin ka talaga. Yung taong ma-obsess sa'yo every day of your life kasi ganun kanya ka gusto. Oo, hindi lang ma-obsess sa mga halik mo, sa mga yakap mo, ganun. Aram mo sa birthday partner. Physical na aspeto, friend. Pero dapat may feelings na kayo sa isa't isa. Oh. Huwag kang papayag na fubo ka lang. Alam mo, partner, yun yung tingin ko eh. Napapunta sila doon sa part na yun eh. Oh, tapos nagtanong siya eh. Magiging fubo na lang sila. Oh. Tapos nagtanong siya ng label. Oh. At papayag siya kapag friends with benefits lang sila. Oo. Oh. Nakuwag! Isang magulong usapan yan, yung pagiging friends with benefits. Correct. So, nako! Hindi ka makapagmahal ng ibang tao kasi akala mo attach ka sa kanya. Oo. Parang ide-deprive mo yung sarili mo of some perks. Oo. Pero kasi pinagbibigyan mo siya kaya dahil doon. Kaya naman, huwag mong hayaan yung sarili mo mag-stay dyan sa lalaki na yun. Wala ka naman talagang feeling sa pagmamahal. Gusto mo pa lang yan, te. Huwag kang OA. Oo nga. Ilang araw pa lang kayo magkakilala or ilang kaya buwan pa lang. Tigilan mo. I'm sure mas marami pang guwapo. Guwapo talaga. Guwapo talaga. Eh, di kasi
Kasi syempre, yung pinakauna naman talaga ay yung physical appearance. Oo, attracted kasi tayo doon. Huwag na tayong baka ipokrito tsaka plastic. Oo, diba? Sabi nga nila 70% ay physical appearance. Oo, well, para sa akin lang siguro. Siguro sa akin 50-50. 50-50. Oo, 50% yung pera niya. Kung gaano kalaki yung bank account. Diba? Okay lang, 50%, 50% yung bank account. De ganon, diba? O sige, 50% bank account, 25% yung kagwapuhan niya. 25 lang? O sige, gawin na natin 20. Kahit 40 naman. Eh, paano ka ba itain? Pwede 10%. Ang importante, malaki yung bank account. Malaki yung laman ng bank sige account. Sige lang, salbahin mo ako. Basta malaki ang bank mo. Tsaka dapat may access ako dun sa ano mo. Oo, dapat joint account kagad yun. Talaga ba? Hindi, dapat sa akin nakapangalan. Ano pa lang joint account? Grabe ka kasi naman. Kasi hinahati pala yun sa bank. Oo! Kailangan ng ano, permission. Permission to dance. Correct. At dahil dyan, kailangan mo rin ng permission para magmahal ng totoong tao para sa'yo. Yeah. Tsaka again, huwag kang mahabol kasi hindi dapat ikaw mahabol. Oo, hindi ka aso. Oo. Huwag kang magpaka-desperada, girl. Correct. Oo, ganda mong yan. May trabaho ka. Marami pang dadating sa buhay mo. Don't chase. Ka-office mate mo lang yan. Why not yung boss mo? Why not? Why? Malay mo naman. Diba? Magkagusto yung boss mo at mas matured yun, mas maraming anda yun. Kaya alam mo ba, huwag kang agad maghanap ng label basta-basta. Oo. Kasi hindi mo alam sa paligid mo kung sino yung nagkakagusto sa'yo. Correct. Parang kung may-ari pala ng kumpanya may gusto sa'yo, tapos nag-settle ka lang dun sa 21-year-old. Diba? Diba? Explore the boundaries. Taray! Diba? Hindi nga totoo. So, tingnan mo muna, test the waters muna, ganyan, tingnan mo muna. Pero huwag kagad maghanap ng label. Huwag ka kagad susunggab. Huwag kang atat. At ka kasi. Correct ka dyan, partner. Masarap pa siya mag-kiss. Masarap pa siya mag-hug. Malaki ba yung, ano mo na, yung shoulders yung muscle niya kapag niyakap mo, niya, diba? Yung shoulder niya, ganyan. Baka naman mamaya malaki yung chan. Yung bulsa, malaki. Pero walang lamay. Yun lang. O basta, wag ka na magtanong, friend. Tama na yan. Basta ngayon, Holy Week kayo. Holy Week? Holy Week kayo, magninay-nila ka, mag-isip-isip ka kung sino ba talaga yung tamang tao para sa'yo. Oo, totoo yan. At saka Holy Week, tigilan mo muna, next week mo na intindihin yan. Mag-fasting ka muna dyan. Mag-abstinence yung tinatawag nga nila, diba? Mag-fasting tayo? Hindi, syempre. Makeup nga ako dito. O yan, basta friend, huwag ka nang humabol, huwag ka magpaka-desperate, marami pang dadating sa buhay mo. Yan, correct. Yan ang katotohanan ng buhay. Masyado mang maaga dahil oras nga natin, 9:25 pa lang, pangga. So true. At saka nga pala, nakalimutan ko, wala ka pa naman 30, saka ka na magpanic kapag 30 ka na. Oo, may 3 taon ka pa. Oo, don't panic, it's organic. Ay, naku, ako pa rin parang isang girlfriend. Maya's Radio, my name is Lindsay. At syempre, kasama kapiling pa rin na nag-iisang Mayora mo sa radyo, Mayora Iska. At pangga, tayo pa rin po ang nag-iisang pinakasikat na radio station sa balat ng Metro at Mega Manila. Pangga, tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. At syempre naman, pangga, kami lang ang mga DJs na may billboard sa EDSA. Woo! Kaya naman, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo...